Para sa ating mga kababayan. Napaka-importante yan dahil ang tao kumakain araw-araw eh. And then, yung anti-corruption. Ang dami talagang maraming problema ang ating bansa, pero ang pinaka-dulo, ang pinaka-puno ng problema ay yung corruption. Sir, ano kaya po yung... nakihirap ang ating bansa. Sir, ano po yung takeaway? Ano pong magiging record natin? Mas maaaring
nag-absent lang ako dahil minsan nasa probinsya ako, may nag-iikot ako dahil may mga problema. Yun po ang absent natin dahil tabaho din naman yun, tulong naman sa tao. Sir, ano po yung... Ipagpatuloy natin yun. Yung pambahay natin, hindi pera ng gobyerno yun. Pera natin yun na kinita natin sa palarangan ng boxing, sa paghihirap natin. Yan, ultimo pera ko, ginastos ko para sa taong bayan. Tapos makita ko yung mga nandyan sa gobyerno na maraming, hindi naman lahat, maraming nandyan sa gobyerno na nagnanakaw sa pera ng bayan. Hindi ko katanggap-tanggap yan. Kaya nandito ang Manny Pacquiao para sa tayo. Ingat kayo. Saka sa kaluguyan po, ilan na po ang naibigay natin ng pamangon sa hindi ko po na bilang, but ilan, marami na pong subdivision ako pinagawa na pangmandilis. Libre po yan, walang bayad sa mga tao. Sir, noong 2022, kalaban niyo po si Pangulo. Ngayon po, kung sakaling malukot sa pwesto, magiging senador, minority or majority po ngayon? Administration tayo. Pangulo, wala namang masama sa programa ng Pangulo. Para naman ito sa kinabukasan at kaunlaran ng ating bansa. Bakit hindi natin suportahan? Ang problema lang talaga natin, nagagamit tayo ng mga ganit ng mga politiko, yung magnanakaw ng mga politiko dyan, binibrainwash tayo para mag-away-away tayo. Sa totoo lang, yung lahat ng programa ng Pangulo, maganda, suportahan natin. At ito ay para sa kinabukasan natin. Pero ano po ang masasabi niyo sa usapin ng mga pogo? Ano ba yung invitation? Sa pogo, tsaka sa kay Alex Go, nakikinig ako sa investigation eh. Ang daming mga kasinungalingan. Ang daming mga kasinungalingan at hindi ka tanggap-tanggap yung mga sagot. Dapat managot sila sa gobyerno. Sir, full-time na kayong senador ngayon o mag-vaccine pa rin? If ever you win. Full-time naman tayo palagi sa pagdaling sa servisyo. Sir, ano po yung mga presidential campaign lessons nyo noong 2022 na i-apply nyo po ngayon? Yung mga lessons nyo po noong campaign nyo po noong 2022 na i-apply nyo po ngayon as a senator? As a senator yung aspirant? Wala naman. Practical lang. Pagpakatutuo ka, huwag ka magtatago sa ibang anyo. Yun na importante. Ngayon, ang babait ng mga politiko eh. Pag mga banya, po. Ang babait eh. Ay, hindi mo alam, magnanakaw pala dyan sa gobyerno. Diba? Pero sir, lagi kong sinasabi sa kanila na magpayaman kayo dyan. Yung pera, pag nawala kayo, yung kayamanan ninyo, pag nawala na kayo sa mundo, iiwanan nyo nyo rin yun eh. Hindi nyo naman madadala. Kawawa ang mga Pilipino pagka dumami pa ang mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Dapat huwag natin ibuto yung mga politiko na laging nagnanakaw. Sir, that... dyan sa gobyerno. Sir, saan lang kayo nagkulang ng 2022? Bakit kinapos yung laban nyo? Siguro sa dami ng ano namin, sa dami naming tumakbo at kaya nga kuno. Siyempre, hindi pa napapanahon siguro. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, nandito ako para tatayo para labanan ang korupsyon. Wala nang ibang dahilan ng bansa natin bakit naghihirap eh. Gutom. Sabihin niyo sa akin kung may ibang dahilan pa ba bakit naghihirap ang bansa natin. Eh, lahat ng mga naging leader natin sa kasaysayan natin, ilang dekadang lumipas, mga genius eh. Karamihan, genius magnakaw. Lawan. Pero sa usapin ng Wisconsin at sa mga sa atin is laging diplomatic approach tayo. Tayo din dapat kailangan mag-away. Kailangan pag-usapan ng problema. At the end of the day, pag magkagulo, tayo rin naman kawawa. Mga Pilipino kawawa. Yung mga mahirap kawawa.
Di ba? Kasi yung mga mayaman, pwede naman sila lumipad sa ibang bansa, magtago. Okay, ito mga Pilipino na nandito, tayo maiipit, mag-ibot. Yung naghihirap, lalo pang maghihirap, mamatay sa gutom. O, dapat diplomatic approach, pag-usapan kung ano yung problema, resolvahin. Yun ang comment ko doon. Senator, bakit ko kanina ang pogo? Nung nakarang siya na ang Pangulo, no, kung kasalita na ang pogo. Pero, bakit na meron pa rin? Pogo pa dito nga, lalo sa Iligo City. Bakit dito sa Quantico? Pinagbabawal lang ng Pangulo yung pogo. Hanggang sa aking kaalaman eh hanggang December na lang yan sila kasi may permit din naman sila, may permit naman ang government sa binigay nila. Sir, sa aking mga kababayan sa bayan ng Pilipino, kailangan maging maingat tayo. Marami ngayong mababait, lahat ng mga politiko ngayon mababait pag magsalita, kaalam mo hindi makabagas, basta tingnan. Sir, sir, dati po nasa PDP laban po kayo. Bakit napili niyo po ngayon nasa admin slate po? May alyansa ang PDP laban yung sa aking partido at saka yung PDP yung partido ni President. Ah, so sir, PDP laban pa rin kayo? May alyansa ang PDP laban. Pero ang dinala kong yung pona niyo, sir. Ang pona ko, PDP. PFP. Pero hindi kayo member, parang, sir, ng PFP. Parang tumakbo ako, dinala ko, diba, PFP. Ah, okay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Sorry, sir. Binibigyan yung tukod. Munti ka ng tamaan sa ngusi. Sorry po. Kapakin ka. Ang tagal kasi. Makapagay. Masapak naman ako. Sorry, sir. Ayan. Si Pacquiao, guys, ano, hindi na siya sa PDP. Bye. 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 B